Good morning. Pumalakpak muli sa Panginoon. Come on. Yeah, we're so glad to have you again today and this very morning. Nagluluksa ang buong mundo o ang buong Pilipinas dahil sa pagkawala ng ating dating Pangulo. Nakikiisa tayo sa pamilya ng Aquino. Siyempre, siya po ang naging presidente natin recently. Ito yung pinalitan ng ating Pangulo, si Pangulong Duterte. Bigla-biglaan lang ito, pero alam nyo ho, as I'm watching kahapon, it's an opportunity for me and my wife to watch yung kanyang living. At ang dami hong nagluluksa, ang dami ho talagang lungkot na lungkot dun sa kanyang pagkawala dahil nga sa isang leader na nag-lead sa ating bansa. Maraming tumutulig sa kanya. Siyempre, yung makakaliwa o makakanan, tinutulig sa siya. But again, parte ho siya sa kasaysayan ng ating bansa. Siyempre po, at sabi ng karamihan, napakabata naman. You know? Anyway, habang pinapanood ko kahapon, ang buhay talaga ng tao ay hindi ito. Hindi talaga ito. Preparasyon lang ito para sa eternity. Ang ganda nung inawit natin kanina. Yung inawit natin, actually, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Yung tema, yung kanyang mga theological lines, yan ho ang ating pag-uusapan. Kaya, stay relaxed and I would like to welcome lahat ng ating mga online viewers. Ikaw man ay bisita rito. Ito ho ang Cornerstone Community Church. Matatagpuan ho dito sa San Andres. Lahat naman ho ng nanonood nating mga tiga-Cornerstone, maaring nasanay na kayo sa tahanan, mas maganda ho dito sa loob. Mas maganda ho dito sa ating church. Pagkat, you know, ito yung wala dito sa aking kopya. Ito yung maalala ninyo si Moses noong tinawag siya ng Diyos at may nakita siyang burning bush. And doon nung nakita niya, ano kaya yun? Nung lumapit siya, wap! Sandali, nagsasalita yung burning bush. Wala kasing bush dito eh. Doon sa Middle East, Australia, maraming bush. Yung parang ganito, na dry siya, nasusunog, burning bush. Nagsalita siya, op, huwag kang lalapit. Because the ground that you're standing is a holy ground. Nagulat siya. Eh, tinitignan ko, ano na kaya ang mixture ng ground na yun, bakit holy ground? Di ba? Ano ba, may kakaiba doon? Meron ba sa ilalim noon eh, kwan? May namatay doon, banal na yun. No, ganun. But again, the place were made holy because of the presence of God. Amen? Ang holy na place is the church. Kaya, ang mangyayari, when you enter the church, you are in a different, kakaibang location. Dahil andito ang Panginoon. Kaya may Sabbath day, dahil ang sabi ng Panginoon, I will meet them. I will meet them on Sunday. Kaya may schedule din ho. Hindi yung Panginoon, alam ko, He is everywhere. Sabi ng iba, everywhere naman si Lord. O, di ba? Everywhere siya. Kaya lang, dito ho sa church, this is a designed plan and purposes of God na dito tayo. Dahil meet natin si Lord every Sunday. Kaya ho, this place is a holy ground. Hindi ho holy ground yung labas nito. Because in this place, we worship the living God. And Sunday, dito ho sa ating bansa, at sa other bansa except sa mga Middle East, Friday sa kanila, ang araw na ito ay disenyo ng Diyos upang makadaupang palad niya ang kanyang mga tagasunod. Okay. Siyempre, pandemya. Pero, kapatid,
Ang mga nanonood, marami pa hong lugar dito. This is a holy place, a holy ground, and the presence of God is here. Tandaan ninyo mga worship team, lahat kayo na nandito, every time you come, mararamdaman ninyo kakaiba dito. Bakit? Presensya ng Diyos nandito. That changes everything. That changes. Kaya nga iba, pupunta sila sa church dahil may kapayapaan sa church. And they have the feeling of, you know, unexplainable, undescribable, yun ang presensya ng Diyos. Hindi ho itong pag-uusapan natin. Kaya lang sinasabi ko, this coming Sunday or this coming Friday, Wednesday, join na kayo. Join na tayong lahat. And we are coming into a holy ground. Appointed ito ng Diyos. Kaya yung iba, ang holy ground, temporary, nasa tahanan. Pero kapatid, open na po. Dito ho sa ating church, we can accommodate more than 30%. 30%, pero may kulang tayo dito. We still have spaces. Kaya ang binibilang ay yung lugar. Actually, yung spaces natin, sobra yan. Masyadong malayo yan. Why? I wanted to comply, even go beyond the standards ng DOH. Alright? Kaya join na kayo. Alam nyo, umpisa natin, diretso tayo kaagad. Yung nangyari sa atin, yung COVID na ito, na hindi na natapos-tapos, at nag-introduce ito talaga ng panibago na sistema ng mundo at ng negosyo at ang church. Okay. Nagtataka ako dahil yung iba, hindi ka pa sasakayin ng bus kung wala kang vaccine. Hindi ka makakasakay sa eroplano kung wala kang vaccine. Ngayon, may mga event na ginagawa ang gobyerno, makakapunta lamang yung merong vaccine. Kapag wala ka ng vaccine, sorry ka, magpa-vaccine ka muna. Ganyan. Nakita ninyo yung pagbabago ngayon na introduce ito ng COVID. Ito ba ay disenyo ng Diyos? May layunin ba ang Diyos sa COVID na ito? Meron. Maliwanag ito. Ito ay hindi ito disenyo man ng Diyos, ngunit God is in control at yung kanyang purpose, sabihin mo nga purpose, yung kanyang purpose, layunin ng Diyos, doon sa nangyayari dito sa mundo, aba iniaayos niya ayon doon sa kanyang original na disenyo sa mundong ito. At ang mundong ito, malapit ng makarating doon sa hangganan. Naunawaan niyo ako, lahat ng bagay kapag kapuno, minsan ang mga masetas, maayos pa ngayon. Pero after a while, wala nang bulaklak, lanta na, pangit na, natatapos din. Ang mga ito, napakagandang ehemplo, ang ating former president, natapos din siya. At maraming mga ganitong pangyayari na makikita natin. The situation or this COVID and lockdown shifted into a different arena of life. Yan ang nais kong makita natin. Kaya nga, dito ho, yung pagsunod talaga doon sa manual ng ating Panginoon ay magandang yakaping palagi ito. Ulitin ko, binabanggit ko ito palagi sa inyo mga kapatid na naandito. Yung manual for eternity, yun dapat nating huwag hiwalayan. Now, if we disobey, eto na po, ang disobedience will bring horrible and terrible, next, abominable thing. Dahil wala kang guidance. Kaya ngayon, nais kong i-introduce sa inyo ang guidance from the Word of God, especially so na hinaharap natin yung
malapit nang hinihintay ng buong mundo na matapos ang mundong ito. Right? Pero huwag kayong kabahan, huwag kayong mangamba sapagkat kayo ay nasa holy ground. Every time we keep ourselves secure, safe, my guarantee and my assurance, kaya may PLD. Yung mga ayaw mag-PLD, kapatid, hindi kami nalulupaypay na wala ka. Lalo na sa nasa online. But I am reminding you, this is a Holy Spirit-guided activity na pinagagawa niya upang ang lahat ng tao nagkasalaman maghapon, pagdating ng gabi, pinababanal tayo ng Diyos as we remember the family communion. Yun ang kahalagahan nun. Kapag hindi nangyari ito, malupit. Kaya minsan ang mangyayari, mawawala tayo sa katotohanan. So huwag kayong mawala ng pag-asa. Amen? Huwag niyo akong tutulugan. Amen? Dahil medyo kalmado ako ngayon. Kapagkat the Word of God is powerful and effective. Right? Ano ang essential ngayon? Dapat nating alamin, ano nga ba talaga yung layunin ni Lord? Ano yung kanyang purpose sa buhay ng tao? Maalala nyo, last week sinabi ko, kung ang mug, o halimbawa, kung ang tubig na ito, butas na siya maubos, wala nang saysay sa tapon. Ang mug sa coffee, may crack yung mug ninyo, wala nang saysay yun. Wala nang purpose. May crack. Wala na. So minsan nire-remedyohan, nilalagyan ng mighty band o kinakabit. Pero makikita mo, wala na siyang layunin, wala na siyang purpose. Ulitin ko, yung charger ninyo, lalo na yung charger nyo pagka hindi nag-charge, kinikurse na ninyo. Yung charger. Ano ba ito? Sino na naman ang gumamit ng charger ko? Ganon. Kilala mo ba yun, Scott? If you disengage yourself, okay, take note ha. Oh, mga guro na nandito, if you disengage yourself on the IMS, Integrated Management System, ng DepEd, nako, one of these days, boom, you are terminated. Office, i-disengage mo doon sa manual ng human resources, yung vision ng company, kung ikaw ay nagtatrabaho, you disengage yourself from there. Soon, kung ano-ano na lang yung ginagawa mo, and then you will be fired. Kapatid, if you disengage yourself from the Word of God, turmoil, walang guidance, and then hell bound. Ulitin ko, maliwanag ito. Ngayon, malupit ho talaga. Kaya ako dinadahan-dahan ito. Kung walang salita ang Diyos at yung mga bagay na ginagawa natin sa buhay ay walang eternal value, I am warning you. Kung walang eternal value yun, hell, may value siya. Okay? Mabigat ito. Ano yung mga bagay na yan? Anything that consumes your time without eternal and essential value, itigil na habang maaga. Nung una, sinabihan ako, ala, daddy, puro ka bike. Oo. Ngayon hindi na. Nagbabike ako for my exercise. Pero yung mga parts ng bike, alam ko na yan. Mas marami pang parts yung sasakyan kaya kong gawin. But my attention is on eternal value. Hello. Do you have eternal value? But it consumes your time. Stop it because the Lord is telling you to stop. Maaring i-rectify ng maayos. Right. The Bible says, purpose kasi ang pinag-uusapan natin, ano?
in Romans chapter 8, and I want us to read this. Yun. Oh, okay. Paggalang sa salita ng Diyos, may I ask everybody to stand? And then, sabay-sabay ho nating basahin at a count of three, yung diaphragm ninyo, timings, okay, basahin natin ito. Kayo na sa inyong mga tahanan. Alright, ready? One, two, three, go. He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. And those who justified, He also glorified. Father, we approach your throne today as we are going to study your purposes in our life. Lord, you know, hindi ho ako ganun learned on the things of God, but I'm learning from you and from the Holy Spirit. I pray that every word that I will tell these people and online, Lord, magbibigay ng lakas at maayos na pamumuhay sa mga susunod na pagkakataon. I pray. Be with us, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. You may be seated. Thank you. Doon sa previous verses, tignan natin na napakaganda kasi nito, no? But we were talking about purpose. Number 30, and those He predestined, He also called. And those He called, He justified. Napakaganda nito, no? Bawat isa sa atin na tinawag ng Diyos, He gave us a justification. Ibig sabihin, pinatawad tayo at hindi lang tayo pinatawad at nilinis at sinabing, okay na kayo. You are forgiven, you are cleansed. Okay na, huwag ka na mag-isip ng ano-ano pa. Cleansed ka na, justified ka na. Ha, hindi lang yan. He also glorified those He called. Itinataas niya ito sa napakababang estado ng buhay. Kaya kung kayo, ganun ang isip niyo sa sarili ninyo, ebe, nakakaya sa Lord. Wag. Dahil kayo ay tinawag, pinawalang sala, at sabi niya dahil sa yung judge, o siya ang nagdesisyon. Wala. Hindi na yan pwedeng ikulong. Malinis na yan. Ayos na yan. Pinatawad ko yan. Alright. Now, in verse 18, ang sabi niya, I consider that our present suffering are not worth comparing with the glory. Yun yung unang verses, ano? With the glory that will be revealed in us. Whoa! Tignan natin ito. Yung kalalagayan natin ngayon, kung pandemya man ito, ay walang... Hindi maikukumpara, kapatid, yung hirap na dinadaanan mo. O, mga asawang babae. Yung hirap na dinadanas nyo sa asawa nyong lalaki. Hindi maikukumpara ito doon sa glory, yung state, yung kalalagayan natin. Hindi ito maikukumpara. 22. Lipat tayo sa 22. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth. Childbirth, right up to the present time. 23, not only so, but we ourselves who have the fruit of the Spirit. Ang binabanggit niya dito ay yung first fruit of the Spirit. Ano yun? The Holy Spirit. Wala nang iba. Yeah, siya talaga ang bunga natin ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo may ginagawa siya sa ating buhay. Tinuturuan niya tayo mapagmahal, mapagtimpi. Ayan. And the rest of the fruits. Okay? And then sabi niya, not only so, but we ourselves who have the first fruit of the Spirit grown inwardly as we await eagerly for our adoption to sonship, the redemption of our bodies. We were redeemed.
Pero yung finality nito ay pagdating dun sa dulo. Makikita natin ito mamaya. Ipakikita ko sa inyo. Dahil sabi ko, pag-aaralan natin yung dispensation. Mamaya, hold on lang. Kahit na kayo nasa online, kung kayo ay bisita ngayon, if you're a visitor ngayon, aba eh, ayos ba? Welcome kayo dito. Alright. Okay. Kaya, dito sa verse 24, For in this hope, we were saved. Meron tayong yung redemption of our bodies. May inaasahan tayo. Hindi pa natin ito nakikita. Hindi pa natin ito makakamtan, finally. Pero meron tayong inaasahan. But hope that is seen is no hope at all. Oh, nakikita mo na eh. Alam mo na eh. Alam mo, mula rito, papunta ka doon sa Gatiwan Resort. Alam mo na, merong andun. Wala ka nang inaasahan. Pero kung hindi mo pa nakikita, aba, merong kang inaasahan. And then verse 25, but if we hope for what we do not yet have, maghintay ka. We wait patiently. You wait patiently. Kaya mga kapatid, yung ating tema ngayon ay pag-uusapan natin yung purpose. You were created on purpose. The past, the present, and the future. For a purpose. And dapat itong kanina, doon na una yun, but that's fine. But with a purpose. Yan pa ay plano na ng Diyos kahit noon, ngayon, at magpakailanman. Now, there are three things that I want to share to you. Ano, para malaman talaga natin ang layunin ng Diyos. The last time I spoke about purposes, kinakailangan talaga natin alamin yung layunin niya sa buhay natin. Hindi lang yung sa trabaho, layunin ba ng Panginoon na maging mayaman ka, may pera, makarating ka sa ganyang tukatog ng inyong tagumpay? Yes, of course, layunin ng Diyos yan. But His eternal purpose ay naandun sa kalangitan. Hindi ho dito. Ulitin ko. Yung eternal purpose. That's why, ang sabi ng Apostol Pablo, bigyan nyo nga, kahit ang Panginoon, bigyan nyo nga ng halaga yung mga bagay na makalangit. Huwag yung makalupa. Dahil yung nasa lupa, kalawang nanakawin. Yung nasa langit, wala. Hindi ito nanakawin. Yan. Kaya titignan natin yung maliwanag ba doon? Ang hirap, ano? Alamin natin yung desire, design, and yung dispensation. Layunin kasi ng Diyos ito eh. Yung desire ng Diyos sa tao. Yeah. Gusto niya, may gusto siya sa inyo. May plano siya sa atin. And then yung kanyang design and yung dispensation, where we are towards the accomplishment of His purposes sa buhay ng tao. Una, titignan natin itong tinatawag nating God's desire. Binasa natin ito kanina. Sa Romans 8, ano po, maliwanag dito, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Kaya yung panawagan ng Diyos sa atin ay upang maging kagaya, kaugali, and the same character of His only Son. Yan ang desire ng Diyos, kapatid. Mga Cornerstone, yan ang desire ng Diyos na yung buhay natin sa araw-araw na ayon dun sa Kanyang gusto na maganap sa buhay natin. Kaya araw-araw niya tayong pinaaalahalahanan. PLD, now papasok tayo sa 90-day I am introducing this para lahat tayo sang-ayon doon sa desire ng Diyos and design ng ating Panginoon. And that, sabi niya rito, and that, in verse 30 I should say, and those He predestined, He also called. Tinawag ng Diyos talaga tayo. Meron na siyang predestination sa atin na hindi lang para maghirap. Mahirapan sa buhay na ito. Ano ba nangyari dito? Ano? Ayun. Uy. Ayan. Alright. Pumalakpak muna sa Panginoon.
Panggising. Kayo na nasa inyong mga tahanan, pumalakpak din. Okay. Yeah. Now, kinakailangan talaga nating makonform sa kanyang disenyo, sa kanyang layunin sa atin. Ano? Uy, asan tayo? But, okay. Now, His desire is to be conformed. His desire is for us. Yung kanyang desire is exceedingly and essentially desirable. Yung desire niya, desirable. Kung yan na talaga ang gusto ng Diyos, napakaganda niyan. It must be exceedingly desirable. Ayan. And then, kung makikita ho natin, talagang lahat ng salita ng Diyos, ayon doon sa gusto niya, para disenyo niya at design niya sa atin. Kaya dapat ito yakapin. Gawing itong pinakauna, huwag ito pangatlo, huwag ding pangalawa. Yung desire niya, design niya. Kayo na nagtatrabaho, ngayon ang tanong, do you know His desires as you are working? Kayo na mga estudyante, do you know His desire as you are aiming and looking forward that you will become that and this and that? You know, alam ba ninyo yun? Malalaman natin ito as we get into the Word of God. Kaya nga, yung mga bagay na palagi kong sinasabi ito, na kung yung ating mga aspirations, yung heart desire din natin, eh, hindi sang-ayon doon sa eternal value, wala siyang value in eternity, eto nga, chaos talaga ang mangyayari. Unti-unti kang madideflate, mawawala yung gana, mawawala ka dun sa disenyo ng Diyos. Now again, yung mga aspirations natin ito, alam ko na may desire ang Diyos and His infinite desire upang tayo ay magkaroon ng malalim na consciousness. Kasi nga, kung minsan hindi tayo conscious, kaya ganito ko na lang dadalhin. Gusto niya na maging conscious tayo doon sa lahat ng ginagawa natin. Conscious, sabihin mo nga, conscious. Ready, go. Ay, salamat din. So conscious kayo na nandito ako sa harap. O kung conscious, pumalakpak. Conscious tayo na may lahat ng mga bagay na ito, it delivers us with eternal value. And then everything that we do and say, dapat yielded ito sa desire. Yield ito, sang-ayon lahat ito, yung kanyang aspiration. Again, kung mga bagay na gusto ng Diyos, aba hindi ito namang mga outward validation. Wala. Hindi ito validated by the outward. Palagi sa loob, palagi inward, palagi sa puso, palagi yung desire. Kaya yung desire ng Diyos, hindi ito inward. Automatically, when God has desire for you, inward ang epekto nito. May pagsunod ka ba? Inward yun. Pero kapag ka sumunod ka, nawala sa inward, alam mo yun, hindi magtatagal. Sablay. Ulitin ko ha. Kayo na nasa media, I want you to listen carefully. At nasa worship team, if you are doing all the things that we have done outwardly, hindi siya magtatagal. Kaya, pastor, sabi, may lumapit sa akin, wala, nawala na naman ako. Ang hirap po kasi, bakit? Anong nangyari? Basta ho, nawala ako. Ah, okay, sige, magpatuloy ka lang. Eh, anong sasabihin ko? Hindi, magpatuloy lang. Anong gagawin? Inward dapat. Kahit na walang nanonood, walang tao, inwardly, kita ng Diyos. Wow. Amen? Kayo na nasa online, ganyan din ho dapat. Now, I want us to jump into 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18. Ano ang kanyang pagkasabi dito? Sabayan na lang ninyo ako. That is why we never give up. Yeah, hindi tayo ganun-ganun na lamang na umaatras. Though our bodies are dying, our spirit are being renewed every day. Kaya yung PLD natin,
everyday, nare-renew. Ngayon, yung desire niya sa atin, kahit na anuman ang pagdaanan, we will not give up. Hello? Hindi tayo wala. Walang pwedeng kahit sinong pulano, ang kahit pinaka-bad pa yung mga tao na nasa opisina nyo, trabaho ninyo, we will never give up. Kasi meron siyang disenyo, may desire siya sa atin. 17, for our present trouble are small and won't last very long. Hindi ito magtatagal. Tandaanam, ganyan. Hindi ito magtatagal. Yet, they produce for us a glory that is vastly outweighs them and will last forever. Kaya itong sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay na ito, yung troubles natin, though maliliit nga ito, hindi ito magtatagal. Ngunit ito, yung ating pagtsatsaga, and we wait patiently, eternal ang value nun. Ayun. Hello? Maliwanag ba? Ito ay pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Mga kasama ko, tayong lahat na nandito. 18, so we do not look or we don't look at the troubles we can see now. We don't. Kasi hindi ito yung inaasahan natin. This is not. Rather, we fix our focus. Focus lang. We fix our gaze. Gusto ko ito eh. Kapag gaze kasi, iba yun. Oh, you're gazing, you know. We fix our gaze on things that we cannot see. Sa Roma, dito rin sinabi niya kanila, we hope on the things that we can't see. But we can't see the things that we hope for. Ibig sabihin, we wait patiently. Ha? Huh? And then sabi niya, for the things we see now will soon be gone. But the things we cannot see will last forever. Galing, no? May kasama ba dyan? Naisama ulit. Okay. Don't worry. Yan lang. Alright. Kaya nga, okay. Yung desire ng Diyos sa atin is to know Him well. Gusto natin siyang makilala. Balikan natin si David. Maganda kasi kapag may mga reference tayo from the Bible din. Para hindi ako sasablay. Alright. Basahin natin maigi. Alright. Number 4 or number 3. Ready go? For I recognize my rebellion. It haunts me day and night. Rebelde ka ba? Hahabulin ka talaga ng inyong rebellion. Rebelde ka? Nako. Delikado. Pero number 4, ang sabi niya, against you and you alone have I sinned. Eto na, nagpapakumbaba na si David. I have done what is evil in your sight. You will be proved right in what you say and your judgment against me is just. Number 5, for I was born a sinner. Yes, kaya dito, alam na niya kung ano yung sasabihin din talaga ni Paul. That, Romans 3:23, ano ang kanyang sabi? No one is righteous, not even one. Kaya ang sabi ni David naman, ni-recognize niya, noong lalabas pa lang ako, makasalanan na talaga ako. What a recognition! Na hindi niya sinasabing ipinanganak akong matuwid kasi yung mga nanay ko, pastor. Mga tatay ko, maayos sila. Wala silang corruption. Kaya maayos kami, our family or our clan, righteous. Pero si David, sabi niya, for I was born a sinner. Yes! Kapag binigyan mo ng emphasis ito, may das pa. One! Ganon. Oo, totoo yan. Binigyan niya ng emphasis para alam ng Diyos na David is recognizing that he is a sinner. From the moment my mother conceived me. 6, but you desire honesty from the womb. From my womb, or from the womb, teaching me wisdom even there. I am a sinner actually, even there inside my mom, but yet you desire. Nakita nyo yung desire ng Diyos. Yung desire ng Diyos, binibigyan mo pa rin ako ng wisdom, even there
inside. Kaya walang ipinanganak na bobo, walang ipinanganak na tanga, wala. Pumalakpak, hindi ako bobo, kanyo. Wala. Kasi even there, yung desire ng Diyos, ibinibigay niya, isinasabi ito ni Salmista David upang maunawaan, wala talagang bobo. Kaya lang makasalanan pa rin ako. Pero meron kang inaayos doon pa lang sa sinapupunan. Number 7, ang sabi niya, purify me from my sins and I will be cleansed. Tama? I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Makasalanan man ako noon. Ngayon ako ay napakarami pa rin kasalanan hanggang ngayon. But please purify me. PLD, yan ang sinasabi ko palagi. I'm inviting you, kayo, kahit man hindi kayo taga Cornerstone, PLD-GC, sumama kayo, i-include ko kayo. Dahil dito tayo pinaayos ng Diyos. He is justifying us. Kaya huwag ninyong baliwalain ang PLD. It has eternal value. Hindi ito activity. No, no. Kung activity lang ito, itigil na natin ito. But this is the reason why we're doing this. Nililinis tayo ng Diyos. Number 8, oh, give me back my joy again. For you have broken me now. Let me rejoice. Yeah. Nang lupay-pay ka man, nang hina ka, ang desire ng Diyos. Lord, ibigay mo nga, ibalik mo yung gana ko. Yung dati, yung ang init-init ko kaya. Yung excitement ko pag Sunday, excitement ko pag cell group, kahit na wala akong dalang pagkain, excited talaga akong kumain sa baon nila. Mga ganun. Pumalakpak naman kayo. Na-excite akong minsan, imbitahan nyo nga ako sa Batal, marami daw pagkain doon. May palaka, mga ganun. May mga ahas na ulam, mga ganun. Gusto ko yun. Alright. Maliwanag ba? Kaya kapatid, concerned si Lord dun sa inward. Yun ang desire niya. Desire niya yun. Sa loob, kaloob-looban. Pangalawa, malapit na tayo. Yan. Alamin yung disenyo niya. Kapag ka kasi alam mo yung purpose ng Lord, alam mo na yung puso niya, no? Yung desire niya. Puso niya kasi yun eh. O alam mo yun. O napag-aralan natin. Ano nga pa talaga disenyo mo sa akin, Lord? Aba, ito. Tignan ninyong mabuti ha. O, napakaganda. Anong disenyo niya? For those who foreknew, He also predestined. Itinalaga ka na ng Diyos. May kalalagyan ka na talaga. Kaya ho lahat ng nagsasabing Kristiyano, huwag ho naman ninyong baliwalain yung pagka-Kristiyano ninyo. Huwag. Kristiyano ka ba? Opo, sa Linggo. Huwag naman ho ganun. Eh kapag ka ganun, eh baby, ako na ang huhusga. Eh impyerno talaga pupuntahan. Dahil hindi siya ang una. Hello? Do you understand what I'm talking about? Ganito ho kahalaga ang disenyo ng Diyos. Kaya nga, maliwanag pa rin ang kanyang sabi. Alin? Those He predestined, He called, and He justified them. Now, every single person, ladies and gentlemen, kaya ikaw man ay nasa online program, tayo ay itinalaga ng Diyos para maging kanyang anak, para ikaw ay mailigtas. Now, you are predestined for eternity. Ewan ko ba kung naintindihan niyo ako? Ulitin ko ha. Ulitin ko. Hindi ito pag-a-apply ng trabaho. Yung requirements, kung nag-a-apply ka ng trabaho, ganun na lamang yung inyong pag-prepare ng inyong profile and resume na sinungaling. Yung iba hindi naman. Minsan, in-interview ako doon sa aking sa Makati pa naman ako in-interview no, bilang isang arkitekto. Meron akong nilagay na experience ko na ginawa kong project pero tumulong lang ako sa pag
tumulong lang ako ng isang drawing na isang page, pero hindi talaga akong gumawa. Have you done this project? Oh yeah. Ang yaba ko pa, no? Saan matatagpuan ito? Yun na. Hindi ko alam. Kasi isang page lang kasi yung ginawa ko. Alam nyo kung ano yung ginawa ko doon? Elevator lang. Eh, napakalaking project. Ang ginawa ko, elevator. Eh, sabi ng kaibigan, gawin mo nga ito. Ano yan? Elevator. Design ng elevator. Oh, sige, gawa. Natapos ko. Binigay ko na. Hindi ko alam kung saan pala yung project na yun. Kaya sablay, nagsinungaling ako. Ano sa tingin nyo? Nakapasok ako? Oo, galing nila. Nakapasok ako. Pero I went to the one who interviewed. Ma'am, I'm really sorry. Yung tinanong nyo kanina, mali. Mali po yung sagot ko. Sorry po. Pero tinanggap nyo naman ako, nakapirma na ako ng kontrata. Mag-sorry kasi kayo kapag ka nagkamali. Amen! O, pumalakpak muna. Pero wag nyo akong gagayahin. Mali talaga yon, mali. Kaya sinasabi ko na, please. Eh, si Pastor Bong naman eh. Wag, kaya ko na nga sinasabi. Mali yon. Okay, ngayon, titignan natin. Ano naman ngayon yung dapat nating i-maintain at salihan, gawin para ma-maintain natin yung dignity na ito, yung integridad na ito, at yung posisyon bilang isang Kristiyano, yung talagang ikaw ay tinatayuan mo ang pagka-Kristiyano mo. Hindi yung dito ka lang, o dito ka pagka-Linggo, dito na pagka-ibang araw. Huwag ka muna magtanong. Wala akong alam dyan. Naku, hindi ko mapapatunayan. Huwag ganun. Eh, tumayo ka kahit anong araw. Tayuan mo talaga ito. Ano? Number one. Okay. Dapat connected ka sa eternity. Bukas, huwag ka nang aalis doon sa connection na yon. Dapat konektado ka pa rin. Number one, ano to? Meron kang eternal vision. Mga ganun, mga nag-iisip, malayong tingin. Malayo ang tingin. Oy, may eternal vision yun. Ano yun? Iniisip mo na kaagad, nakikita mo, dahil sa salita ng Diyos, oo, hindi ako dito, mamamatay din ako. O, di ba? Ngayon, yung pag sinabi mong, ay, namatay si ganito, ah, namatay na, tapos na siya. Wala na ganong nagluluksa. Yun lang nagluluksa na tao ay malaking kasalanan dun sa taong namatay. Hindi mo lang ako nakahingi ng tawad. Ay, iyak nang iyak yan. Hindi yung namatay. Salamat, buti na lang, ayos na kami. Kaibigan ko talaga yan, nanay ko, tatay ko, best friend kami niyan, ayos kami. Walang pagluluksa. Bakit? Kung ganun ang perspective ninyo, kayo na tagi Cornerstone, lahat ng nanonood, kung ang perspective ninyo ay meron kang eternal vision, alam mo, oo, doon ako pupunta, hindi dito, kaya iayos mo na buhay mo ngayon. Pumalakpak ka naman kasi. Ay, yung pangatlong ganon, palakpak yon. Wala pa rin. You need an eternal vision. Pinaghahandaan mo ito, alam mo. You must be, you know, hey, this is the prime. Pag sinabi mong prime, priority ito, fundamental ito, prime reason for your existence. Kung wala ito, nako, napakalaking problema. Kayo na nasa abroad, kayo na nagtatrabaho, mga kung saan man kayo nagtatrabaho, dapat kahit na anuman ang trabaho ninyo, anuman ang ginagawa ninyo, ginagawa natin, nagninegosyo, kagaya ko, farmer din kami ng asawa ko, ano, ang prime reason of our existence, eh, ito, meron akong eternal value, may eternal vision ako. Pangalawa, ano ito? Kailangan mong sumama. You need to be included. Grupo ka dapat nung working group. Hindi yung dead group. Ano to? Kapatid, design ng Diyos ito. Design, whether you like it or not, this is God's design.
You need to belong to a church or a cell group. Kung andito ka, wala kang cell group. Wala, hindi yan design ng Diyos dito sa Cornerstone. Again, uulitin ko, you are standing on holy ground. This is the appointed place of worship. God is here. Kaya yung anuman ng pinakikilos ng Diyos dito na activity, yon ang nais niya. That's why I'm telling you, dito, if you are a visitor at gusto mong magtagal dito, huwag ka lang galing sa ibang church. Kasi I will talk to you. Hindi po pwede yun, palipat-lipat ng embassy. Dito sa embahada rito, tiga rito kayo. Tandaan ninyo yan, sinasabi ko. You need to belong to a working group. Lahat nagtatrabaho. Kaya next month, ang gagawin natin, ganito. Di ba, hinihintay natin na next month, eh, babalik na talaga ang full on-site. Full. Kahit na... Come on. Ngayon, yung grupo ninyo, working group yan. Tandaan ninyo ah. Yung mga assignment, mga anak ko, yung mga assignment ninyo, yung mga grupo ninyo, kapag ka ang kagrupo ninyo, iisa lang nagtatrabaho, hindi working group yan. Kaya yung gumawa nung inyong project, may karapatan siya sasabihin sa profesor, ibagsak ninyo lahat yung sampu na yan kasi ako lahat ang gumawa. Meron siyang karapatan. Magbigay ka ng patunay. Picturean mo na yung sarili mo, mag-isa kang gumagawa, and then mag-isa ka pa rin gumagawa, nagpuyat ka, iisa ka rin. Asan yung grupo mo? Picturean mo silang tulog lahat. May karapatan ka. Kaya, kung ang grupo ninyo is not a working group, kailangan gisingin ninyo, sabihin ninyo, bigyan nyo siya ng trabaho. Ano bang trabaho dun sa eternal value? Magdala ng mga tao doon sa eternity. Come on. Kasi nung bata ako, hindi ako tinuruan ng ganito, Doktora, Pastor James. Hindi tayo tinuruan ng ganitong binibigyang halaga yung eternity. Yung anak ni Sister Leia, bound for eternity yan. Ha? Yun, yung anak ni Pastor James, yung kumakaway, hello? Ano yan? Anya na ganan? Skyra, you're bound to eternity. Kayo na lang dito, you're bound to eternity. Pagkatapos, hindi working group yung grupo nyo. Sunday group lang, naku, kawawa naman kayo. Online ka lang. Come on, join us this coming Sunday. Maraming gagawin. You belong to a working group. Now, pangatlo, dapat kasama ka talaga. Pero, working group with eternal vision. Okay. Pangatlo. Meron tayong strategy. May working group ka na, meron siyang strategy. Oh, sino yung cell group leader nyo? Design ng Diyos ito. Hindi lang individual, meron siyang individual design. Pero yung design niya, for you and for me, yung grupo ninyo, maraming madadala sa eternity. Yun ang design ng Diyos. Kaya ka konektado sa Panginoon. Hindi ka kumonekta lang para sa sarili mo. Pag sa sarili mo, saan mapupunta yung makasarili? Aba, impyerno. Si Diablo lang ang makasarili. Pero walang makasarili dito. Amen. Ibinabahagi mo yung joy, yung kagalakan mo. Pang-apat, eto na. Baka kailangan mo ng training, kailangan mo ng equipping doon sa group. Kaya tignan mo, may napapakinggan akong isip dyan. Di ba parang kumpanya yan? Ha! Kinopya ito ng kumpanya. Hindi lang ginagawa ito ng church. Nagkamali lang ang mga leaders namin. O ako. Pero kailan ba tayo nag-umpisa na meron talaga dapat working group? We need a strategy and then we need to be equipped. Alin? Yung ganitong, baka pagkakataon, pag-aaral ng salita ng Diyos, alam nyo po, pinagpupuyatan ko talaga ito, maibahagi lang yung value ng eternity. Ito nga yun. Panglima, tandaan ninyo yan, magkukwis tayo mamaya. You need a mentor. Design ng Diyos ito. Connected ka sa eternity, yan ang design ng Diyos.
Hindi yung makasarili ka lang. Kaya ang Panginoon, may binanggit na isang ehemplo. Alam mo yung limang babae at limang babaeng matatalino at limang babaeng mangmang, working group yun. Kaya yung mga mangmang na hindi sila nag-working group, wala silang ginagawa, impyerno punta. Pero yung lima na matatalino, they are a working group. Kaya may leader sila. Meron silang sinusundan. They know exactly what to do. Palakpakan ninyo ang Panginoon. Maliwanag ha? Number one, may eternal value. Meron kang eternal vision. Number two, meron ka dapat, you belong to a working group with eternal vision. You need a strategy. You need a strategy, you need equipping, you need a mentor. Kailangan mo talaga ito. Kailangan mo kami. Pero kung ako, ililid ko kayo sa kapahamakan ninyo, lumipat na kayo ng church. Kung ang itinuturo ko ay para sa kapahamakan ninyo. But since I stand and stood here, I am sharing the Word of God. Amen? O huli. Excited ba kayo? Ano yung pinakauna natin, main? Is God's desire. Madali lang tandaan ito eh. Pangalawa, God's design. Pangatlo, ito ay God's dispensation or dispensation. Saan mo ba nakuha ito, Pastor? Itong dispensation na ito, titignan natin yung term ha, yung definition. Tignan muna natin yung dispensationalism. I'm not a dispensationalist. I'm a follower of Jesus Christ, okay? Pero itong mga expert, at noong pa ako'y bata, hindi pa ako pinapanganak, at noong ako'y lumalaki na, at dinadala ako ang nanay ko sa mga seminar, palaging ito yung nakalagay doon sa napakalaking tarpaulin, Pastor, o printout na about the dispensation. At ito ay mga seasons. Pero tignan muna natin, dispensationalism is a method of interpreting history that divides God's work and purposes towards mankind into different periods of time. Alright. Yung metodo ito na yung mga kwento ng Diyos, meron siyang umpisa at meron siyang katapusan. Okay? Makikita natin ito mamaya. Now, let's go to the word dispensation. Ito from Dictionary Online. Something that is given out. Oo nga naman kasi. Something that is given out. Ito yung theological definition, a divinely appointed order or aids. It's in order. Kaya doon sa dispensationalism is an interpretation of history. Kung ano yung nagaganap. Maliwanag na ito? Pero meron akong gustong makita ninyo itong salitang dispense. Wala ito sa dictionary ha. Yung dispensor. Hindi siya si dispensor ha. Dispensor and dispensee. Sino yung dispensee? Tayo. Sino yung dispensor? Si Lord. Meron siyang dinidispense. Yung nagdi-dispense, ang tawag ay dispensor. Hindi dispensor, ha? And then, yung tumatanggap ay dispensee. Wala yan sa dictionary, but just to for us to understand. Kaya itong dispensation, may nagbibigay, may nagdi-dispense. Okay. May maalala, meron ba kayong maalala na dispenser? Na kapag kanilagyan mo na ganyan, lalabas. May Coke, ganyan. Ano pa yung mga yon? Yung ATM machine, dispenser yon. ATM, nagdi-dispense siya ng pera. Meron akong gustong-gusto sa mall na pinagdamot ito ng aking mga anak. Hindi. Joke lang. Alam mo yung bubble gum dispenser? Dispenser? Yung ganitong bilog, maraming kulay, ganyan. Lagyan mo ng pera, lalabas yung bubble gum. Ganyan. Okay. Now, yung panahon ngayon,
halimbawa ngayon ano, may dispenser. Meron kang nilalabas, pindutin mo lang lalabas. Yan ang ibig sabihin. God dispense. Kaya kung ano yung meron, yun ang pwede mong ilabas. Dahil dispenser nga eh. Kaya yung dispensationalism or dispensation ay it is given out. Kuha nyo? O, kaya wag na kayong malito. Nung bata kasi ako, dispensation lang ng dispensation, hindi ko gaanong naintindihan. Kaya ngayon, maunawa na natin. Okay? Matatapos na tayo. Don't worry. Kaya titignan natin. Una, I want us to see this, yung understanding God's plan, yung plano ng Diyos. Please, mamaya, isisend ko ito sa PLD natin. Don't worry, wag muna kayong mag-type. Listen carefully. Ha? Magandang maunawaan ito. Yung disenyo ng Diyos or yung method ng Diyos para maunawaan natin yung ages, yung plano. Kasi dispensation ito eh. Meron na siyang desire, meron na siyang design. Ano ngayon yung mga schedule nun? Kaya kung nakikita nyo yan, ano po, yung guhit, yung arrow na yan, yan yung haba ng prophecies. Mga propesya sa Bible. Alright. Mga anak na nandito, mga estudyante at mga lalay, mga lola na nandito, may mga schedule ho talaga ito. Kaya doon sa mga expert, meron daw 7 dispensation. 7 dispenser. Merong iniligay ng Diyos na nag-dispense siya, naglabas siya. Ano itong una? Ayan. Yung dispensation of innocence. Ano ito? Ito yung covered nito yung kay Adan at saka si Eva. Na yung innocence nila, hindi, di ba maalala ninyo? Ito, pwede yan. Wag yan. Sinabi na nga ng Lord, wag na ito. Kasi wag nga. Ganun lang. Ano ang nangyari? Because of their innocence, lumapit ang kaaway, pwede. Pwede yan. Ayun. So doon nagkaroon ng problema. Kaya yung season na yan is season in age of innocence. Kaya tandaan ninyo yan ha. Sinisimplify ko lang ito kasi maraming drawing yan eh. Ako bilang arkitekto, tinanggal ko yung mga drawing na yan eh. Hindi ho ako may create nito, nag-create ng... Kinopya ko lang ho ito kasi noong bata pa ako pinag-aaralan na namin ito. Alright, pangalawang dispensation is the dispensation of conscience. Ano ito? Ito ay nagtagal ito ng 1,656 years. Magmula kay Adan hanggang doon sa pag-alis nila, pinalayas sila ng Diyos sa Garden of Eden. So, yung innocence, isang dispensation yan, isang age, sabihin na natin. Ulitin ko, ang dispensation is may beginning, merong end. Alright? Maliwanag? May beginning, may end. Kaya may end yung innocence. And then, nag-umpisa ang dispensation of conscience. Kayo na nasa online, I want you to follow on this. Dahil alam ko, medyo kayo, baka hindi nyo maintindihan. Kaya next Sunday, andito na kayo. Alright? Okay. Palakpakan muna natin sila, yung pupunta na. Dispensation of conscience. Ito, it lasted conscience. Kaya sabi ko, 1,656 years. Now, susunod, hindi ko na-explain gaano kung ano yung mga naganap dyan. Ano lang yung ibig sabihin ng dispensation na yan? Yung human government. Etong human government ay nag-umpisa sa Genesis chapter 8 na God has destroyed life on earth. Kaya lang, sabi ng Lord, sisirain ko na ang mundo, lahat ng mga tao papatayin. Papatayin ko na. God can make a decision like that. Dahil siya ang may akda nito. Kaya lang, ay umikot nga kayo sa buong mundo, ikot ang mga angels. Wow! Uy!
The Bible says, Noah found favor in God's eyes. Lord, nag-report, meron, yun si Noah. Righteous siya. Makasalanan, kaya lang may righteousness siya. Kaya ang earth ay saved. And doon na namatay lahat. Kaya from the story, alam natin, may mag-asawang aso, may mag-asawang kambing, yung mga hayop mag-aasawa, dinala doon sa ark na pinagawa ng Diyos. And so, nag-reset ang Panginoon through a couple and through a family. Ni-reset niya ito. Kaya ang tawag dyan ay human government. That is the dispensation of human government. Pangapat, eto na, yung dispensation of promise. Kaya nung during the creation, even then, may mga dispensation na nagdi-dispense ang Diyos ng isang age na para doon lang. Kaya ganito, kung gusto mong mag-dispense doon sa promise, empty na yung dispenser. Wala na. Kaya lahat ng mga ito, yung innocence, yung conscience, yung human government and the promise, magdi-dispense ka dyan, empty na siya. Alright? Maintindihan ninyo lahat ito mamaya. Listen carefully. And then ang susunod, ito namang promise. Tingnan natin, no? Ito nag-umpisa yung panawagan ng Diyos kay Abraham. At nagpatuloy ito sa mga susunod na henerasyon at nagtumigil ito doon sa Exodus. Yung mga Jewish from Egypt, pumunta sila sa Promised Land. Nag-cross sila sa Red Sea. They cross the Red Sea. Nag-cross sila, tumigil ito na yung dispensation na ito, tumigil doon. Kaya magmula doon sa promise hanggang sa dispensation of law, this is about 430 years. Ang binabanggit ko sa inyo, mga kapatid, ay Bible. Ano yung mga kaganapan every time since the beginning of earth, beginning of creation. Alright? Pumalakpak muna kasi natutulog kayo. Ibabanggit ko ito ulit. Ulitin natin ito next Sunday para maunawaan natin. Nasaan ba tayo? We need to know God's dispensation. Saan ba siya nagdi-dispense ngayon? Ano yung dinidispense niya as a dispensor? Sino yung mga dispensee? Nakahanda ka ba para mag-dispense? Ang location ng dispenser na andito sa Cornerstone, then other churches who are watching now, andyan ang mga dispenser. Pag wala ka dyan sa dispenser location na yan, you need to go there because there you can find the dispenser. Kapag hindi ka miyembro dun sa sinasabi kong God's design, you are not member of a working group, yung working group magdi-dispense kayo ng itinidispense ng Panginoon. Yun ang dispenser. Dispenser and dispensee. I'm excited. You know, pero kayo parang, huh? Ano ba yan? Naintindihan nyo ba ako? In this layman's term. Okay. And then, let's go to the dispensation of law. Ano naman ito, yung law? Tumagal ito ng 1,500 years. Kaya magmula nung creation, pero yung law na ito, from the beginning until the end, 1,500 yun. Kaya yung mga dispensation na yan, may dinidispense ang Diyos na doon lang talaga siya. Nag-dispense siya dito? Nakikita niyo ba? Ay, hindi nga, no. Meron siyang dinidispense na ganyan. Okay, ililiwanag ko na lang later on. Alright. Eto na ngayon. Tinatawag natin. Pero sige, ilabas ko na yan. We are now at the dispensation of grace. Okay. Ano ngayon ang dinidispense natin? Nag-PPLD tayo every day. We are dispensing His grace. Lord, nagkasala na naman ako. Palpak ako. Eh paano kung hindi ka, nagwala ka sa dispenser? Ayaw mo doon the dispensation of grace.
Ano mangyayari sa'yo? Ayun, yung nangyayari sa mga kamag-anak nyo, mga magulang ninyo. Pero wag mo namang sabihin, Ma'am, now I know dispensation, ha? Huh? You don't know that. Wag namang ganun. Tapos sasapukin mo na, may authority ako sa'yo kasi alam ko yung dispensation. Wag naman ho ganun. Okay? Pumalakpak muna sa Panginoon. Yeah, come on! I am excited. We are excited. At dito nag-umpisa, noong ang ating Panginoon, He was nailed to the cross, He died, and He resurrected. Now, the dispensation of grace started. Pero hindi pa ito kaagad-agad. Noong kanyang mga disipulo, hanggat nung siya ay nabubuhay dito, Jesus Christ is under the law. Kaya ngayon, yung law na ito, this under the law, ang Panginoon, nung siya ay nandito, He is still under the authority of the law. Kaya niya sinasabi, may pinagaling. Basta ang sabi ng Panginoon, mag-report ka dun sa pinagaling, mag-report ka dun sa mga pare. Dahil yun ang reglamento. Now, take note ha, matandaan ninyo. At this time, naandito na tayo sa dispensation of grace. At dahil dito, lahat yan sa innocence, the conscience, the human government, the promise, and the law, lahat ho ito ay program ng Panginoon sa alin? Sa kanyang restoration process. Dahil ang tao, nung innocence, nung yan, puro nailayo ang tao. Ngayon, upang hindi na mailayo ang tao, dumating ang ating Panginoong Hesukristo, His only Son, John 3:16. Upang ang sino mang mananampalataya sa Kanya, hindi siya mapapahamak, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kapatid, ito yung sinasabi at nilalagyan ko ng emphasis, buhay na walang hanggan. Paano mo ito bibigyan ng halaga kung hindi mo naman naintindihan ito? Mga dispensations na ito. Mapalad kayo, mga naandito ngayon dahil itinuturo dito sa Cornerstone ang dispensations na ito. Alright. Now, nasan tayo? Nandyan na. Hindi ko alam kung kailan matatapos ito. We don't know when it will end. Kaya yung araw na ito, hindi natin alam, yan yung buhay ng disenyo ng Panginoon sa restoration. Nire-restore niya ang tao pabalik sa Diyos. Kaya mas madali ngayon dahil nakaka-dispense tayo ng grasya ng Diyos. Woo! Kaya yung mga kaibigan ninyo, oy, alam mo ba na may i-dispense na, huwag namang ganun. Huwag ho. Hindi nila maintindihan yan. Kayo nga na iba na nandito, parang ano nga ba nangyayari kay pastor? Hoy, sinasabi ko lang ho sa inyo, ito yung season of dispensation ng grace. Wala tayo sa batas. Kasi kung batas tayo, ang dispensation na yan, kung nagkasala ka, patay ka na kaagad. May parusa. Now, hindi tayo napaparusahan. Hey, come on, hindi tayo napaparusahan. Dahil nasa grasya tayo ng Panginoon. Hayaan niya nga, pinapi-PLD lahat na nanonood at kayo na naandito. Okay. Excited? Ngayon, pagkatapos nito, ito yung tinatawag na, ayun, ito yung tinatawag na rapture. Yung rapture. Kaya ho, wala hong rapture sa Bible. Ito yung tinatawag na caught up. Yung mga nanganganak, pagka nag-rapture yung kanilang, ano yung, bag of water, o ganun, nag-rapture, mabilis. Pero ang sabi ng Bible, and we don't have time, di-discuss natin next week yan, in a twinkling of an eye, rapture yon. Paano yung twinkling of an eye? Pumikit-pikit ka nga. Anong ibig sabihin? Wala kang panahon para magsisi. Wala. Kaya nag-PPLD tayo. Paano? Paano pag twinkling of an eye? Ipikit mo lang yung mata mo, sandali Lord, huwag mo nang rapture. Pag ganun mo, andun ka na sa langit. Ganun? Wala. Wala kang panahon magsisi. Kasi twinkling of an eye yun. Pag nandun na, we were glorified right away. Ganun. Kaya kayo na naandito at kayo na nanonood. Andyan nga kayo. Pero hindi natin alam. Baka mamaya matatapos na lahat.
Pero nakakalungkot ba? Nakakatakot ba? Nakakatakot kapag ha, maiwan ka. Tignan natin to ha. Kaya wala nang iwanan to. Next week na yun eh, magdadala tayo ng mga sali tayo sa working group. Kayo na mga nanay at mga tatay na hindi naniniwala kay Pastor, kahit sabihin ko sa inyo, sumali na kayo. May panahon pa. Okay? Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Malapit na. Alright. Naandito naman tayo ngayon. Tignan ninyo ha, doon sa yellow, mababasa mo ba yung yellow? In between niyan, merong 7 years of tribulation. Okay. Ililiwanag natin ito lahat. Nagbigay lang ako ng summary. Yung 7 years of tribulation, dito po, magmula dito, ito yung rapture, ha? Magmula dyan, wala na tayo dito. The Bible says, the dead will rise first. Twinkling of an eye din yun. Paano nyo paghahandaan nga eternity? Kung nauubos yung oras nyo sa mga bagay naman na pagdating mo doon sa judgment day, kung ikaw nga yung lalaki o babae, ano ang dala mo? Bisikleta. Ano, baba ka, magbisikleta ka nalang sa impyerno. Ano dala mo? Itong beauty ko. Ay, wala na yan. Doon, susunugin yan. Yung gwapo ko. May accolade. Yung mga natapos ko. Sorry, hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, inward puso. Hello? Kaya dito ngayon, pagkatapos nito, merong tinatawag na 7 years of tribulation, dito ngayon, maraming matitira dito. Kaya yung mga sumunod at naging tapat at naging maayos, kaya pinupurify natin, winaalaw natin ang Espiritu Santo at through the blood of Jesus in everything we're doing this, kini-cleanse tayo ng Panginoon. Kaya ako binibigyan ng halaga ito para tayo kung anumang oras na darating ito, rapture na yan, nakahanda ang cornerstone. Walang maiiwan. COVID-19, ito ang nagdala ng kwentong ito. Para maunawaan ninyo, nag-aaral kayo ngayon. Sige, mag-aaral kayo na mag-aaral. Pero ang tema natin, nagdadala tayo ng iba. Dinadala natin yung iba sa eternity. Dadalhin nyo sila dito. Naandito na tayo ngayon. 7 dispensation. Binanggit ko yung buong Bible sa inyo. That is the whole Bible. Nag-dispensya rito. Nag-dispensya dyan. Human government, nag-dispensya. Nag-dispensya lahat dito. Now, currently, He is dispensing grace. Kaya, kayo na nandyan, lahat, dispensian. The Lord is using dispensers, you know. Mga dispenser. Maaling kayo ngayong gagamitin ng Panginoon as a dispenser through the power of the Holy Spirit. Dinidispense ninyo yung salita ng Diyos. Kapatid, mahalaga ngayon, nagre-reset ang church. Oh, nagre-reset kasi yung dati wala na sila. Ayaw na nila. It's fine. Okay? Ang mahalaga ngayon, nandito kayo na nasa online. Sumama kayo na maging dispenser. Gagamitin tayo ng Panginoon. I-dispense niya na ito, naandyan na tayo. Sino ang gagamitin ng Panginoon para maging dispenser? Ikaw. Get them. Bring them. Sino yan? Kasama mo sa trabaho? I'm reminding you. Ngayong taon, matatapos ang 2021, mag-i-election tayo. Bawat isa sa inyo, kahit isa, by July, dapat may madala kayo. Ngayon, may iba sa inyo. Matagal na sa cornerstone, wala pa rin nadadala. Kaya winawarningan ko na kayo ngayon kasi hindi biro ito. Hindi biro yan.
andyan na tayo. Malapit na rito. Ano ang iyaharap mo sa Panginoon? Everyone, first row, dispenser kayo, ha? Second row, dispenser. Third row, dispenser. Fourth, five, six, seven, eight, nine, ten. Dispenser kayo. Meron kayo dapat gagawin para sa pinagagawa ni Lord dito sa 1,000 years. May panahon pa. Hello. And then, that is the eternity past, eternity future. Ito ang habol natin. Next week, ibabanggitin ko kung ano yung mangyayari dito and details ng magaganap dito. That is the Bible. Ang Bible, ang buod nito, ang sentro. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him will not perish. That's the focus, that's the center, but will have eternity. That's the Bible. Mahal niya ang tao, ang Panginoon. Dito nag-umpisa. Nire-restore niya ito. Kaya meron tayong restoration. Yung restoration na ito, mula dyan hanggang dito, nagdi-dispense ng grace ng Panginoon, malapit na tayo. Ang tanong, online, are you ready? Kayo na nandito, sigurado bang hindi kayo pupunta sa tribulation na ito? Sigurado bang mararapture ka? Sa tribulation, bibigyan kita ng example. Hindi priority si Lord. Naiwan ka. Kayo na nasa online. Hindi priority si Lord. Wala. Kung gusto mong pumunta sa Sunday, law, by mandate, you have to go to a Sabbath day in church. Wala ka. Paano ka makaka-dispense ng grace ng Lord? Sa bahay? Other church? No, your name is listed. Dahil ang Cornerstone na andun sa organization ng Diyos. Kung meron siyang dispensation na ganito, how much more na yung listahan ng mga anak niya, listado pati pangalan mo. Ngayon, make sure na hindi lang ikaw yun. Kaibigan mo, tatay mo, nanay mo, isama mo sila sa listahan. Yan. Make sure that today hindi ka sasama sa 7 years of tribulation. Extended ang program natin because this is very crucial at this very moment. Mas mainam na maibanggit ko ang kahalagahan nito than to allow you to go pero wala kayong natutunan. You need to know what? God's desire, God's design, and dispensation. Pag alam mo na ito, now you are making ready, dahil alam mo, you are bound to eternity. Come on. Come on. Kaya wala nang lungkot-lungkutan ngayon. Because you're bound to eternity. Ngayon, may joy tayo dapat. Because I'm going there. I am bound on there. Hindi ako dito. Nawala. You need to have a eternal vision. Pangalawa? You need to belong to a working group.
Eternity ang pinag-uusapan natin, ha? Next is, nagme-memorize kami. Nilabas niya. Sige na nga. Ang kukulit ay. You need a strategy. Kasi God is organized. Organize ang Lord. You need to have a strategy. Yung working group ninyo, strategize it. Make it, you know, working and growing. And then, may training. Ito is part of the training. Kaya next Sunday, itutuloy natin. Ano movie kasi yung pinakikita ko sa inyo? It's a movie. Parang kaganapan in the future. Yeah. Okay. And then, you need a mentor. Yeah, okay. Ready na kayo? Walang iyakan blues ngayon, ha? But I want us to make a decision na, Lord, eternity ang buhay ko. Ngayon, ayoko nang maging isang attender lang ng church. Wala ho. If you're not a member of a working group, I'm sorry. Design ng Panginoon, organize ng Panginoon is like a company. Ang kumpanya ninyo, susweldoan ka lang. Pagkatapos niyan, tapos din. Pag tumanda ka na, magre-retire ka, mamamatay ka din. Pero ito, ang tinuturo ko sa inyo, walang retirement. Lalo pang forever, lalo pang inaayos ng Diyos, hindi ka magre-retire. Kaya ang sinasabi, yung death is the beginning of eternity. Kaya hindi tayo malulungkot kung may matay. Okay na, sige, luha, ganun. But, make sure, yung namatay ba, nabahaginan mo ng eternity? O ikaw, makikita ba tayo doon? O hindi? Yan. We will make sure.